Anong nangyayari? Bakit sila nag-aaway? Wait! What is the tea? The girls are fighting! No! The girls are fighting! Why? Why? Thursday ng madaling araw noong June 29, kumalat ang video ni Aura na nakikipagrambulan sa labas ng Bolt Hall Bar sa poblasyon Makati. Ang unang version ng kwento ay nanghipo-umano ang grupo ng mga kalalakihan sa kaibigan ni Aura at pinagtanggol ni Aura yung friend niyang babae na hinaharas ng mga lalaki na pinangalanan sa social media na sina Mark Christian Ravana at Jed Mengote. Ayon sa statement ng friend ni Aura na "This is to end all made-up stories circulating online about the Bolt Hall incident involving my dear sister Aura. Last night, Aura and the rest of our friends decided to club hop in Poblacion. Then we ended up clubbing in Bolt Hall in Makati to emphasize the vibe there is very dark and it uncomfortably crippled to me that I don't feel safe at all, immediately right after when we entered. Minutes later, there's one guy who creepily harassed me with two attempts. First attempt, he touched my bum and squeezed it. I was wearing bra top at the time. Second and worst attempt, he tried to insert his bare hands inside my bra. He is full creep, been roaming around the club, and every time he gets near to me, I avoid him and that's where I draw the line. I decided to go home and leave. After this harassment against me and my friend Mary Joy, my dear friend Aura confronted the guy very calmly after the party to defend me and our friend. And since he is a plain a-hole, Aura and this creepy guy got heated up and that's where the trouble began. Just because Aura wanted to defend us from this creep. The guy threw fist first to Aura, of course, as part of self-defense, Aura fought back too. This is never okay, knowing it's Pride Month and we all just want to have fun. I feel like all of our friends will definitely armor us with this kind of people and Aura is just too humane to be defending her girlfriends and different stories unravel online like a wildfire. The handcuffing clips circulating online tolerated negative version of the story and this is something we don't take lightly. We are filing a strong case against this abuser and best hope this truth reveals what truly happened. To my friends and Auras, please help us mass report anything degrading online. And to the influencers who meddled wrongly in the situation, think before you click. This is not the content worth clouting for. This is very wrong." So ayun yung statement ni Ate Gerd. Sa mga unang impormasyon na kumalat online, mas pumanig ang mga nakararaming tao kay Aura. Kaya naman kumalat sa social media ang hashtag na I stand with Aura at nagbukas ito ng usapin tungkol sa pagkakaibigan. Na sana lahat daw may Aura na kaibigan, na willing kang ipagtanggol, na totoong kaibigan daw si Aura. Yung ibang post na nabasa ko, lalo na sa Facebook, ang corny ng dating promise. Hindi pa nga alam yung totoong nangyari ang dami ng hugot tungkol sa friendship. At binatikos ng mga tao sa social media ang pagiging unfair ng mga pulis pagdating sa pag-aresto kay Aura na bakit yung baklang nagtanggol sa kaibigan ang hinuli pero yung straight na lalaki na kriminal ay hindi hinuli ng mga pulis. Madami ang nainis dahil sa sitwasyon kesyo Pride Month pa naman daw tapos yung pulis ang nagpapakita ng inequality sa LGBT. I mean tama naman kung ayan lang ang yung pinagbabasehan ng storya. At syempre binatikos din ng mga netizens yung pahayag ng pulis sa rapid tool po action na para bang gina-generalize lahat ng gay ay mahilig sa malaking katawan. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Eh, alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Ah, hindi sir. Mali ka dyan sir. Huwag sir. Huwag ganon. Palibas ay gay. Gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Siguro po meron pong pinagmulan yung kaguluhan. I mean, medyo agree ako dun sa police, to be honest. Tignan mo naman sa Grindr na gay dating app. Ang gusto ng mga paminta doon, astig sa astig lang, macho sa macho yung mga nakalagay sa bio, macho only, bawal halata, diba? Yung mga paminta, ganun yung mga gusto. So medyo agree ako sa pulis. Dahil hindi lahat, ha? Hindi lahat, pero karamihan ng gay or paminta ay, alam mo yun, yung borta ang hanap.
Pero ibang conversation na natin pag-usapan yan. Hindi rin nakalagpas sa pambabatikos si Valentin Rosales na social media clout chaser na nasangkot noon sa Christine Dacera case na pinuna si Aura. Sabi ni Valentin sa kanyang post, ayan, masyado kasing matapang at nagmamalinis sa social media pero makalat sa totoong buhay. Kaya mas okay yung madaming galit sa'yo sa social media pero pag nakita ka sa personal, sasabihin ang bait mo pala. Pero dahil siya ay nabash ng mga netizens, ay agad naman siyang humingi ng sorry. Hi guys, first of all, I want to apologize kay Aura. I'm really sorry, masyado akong nagsalita nang hindi ko pa alam yung buong story. I'm really, really sorry. Dinelit ko yung comment ko and hindi na ako sasawsaw. Ayoko na, sabi ko magbabagong buhay na ako. So, that's really a big fault na ginawa ko. I deleted my comment. I want to apologize to you, Aura. I hope you find the best lawyers to help you na makaalis sa kulungan. And nalaman ko yung totoong reason behind that riot or kaguluhan is because pinagtatanggol mo yung kaibigan mo, which is very something that a true friend really does. I'm really sorry sa comment na nagawa ko. Hindi ako nag-iisip sa ginawa ko. I'm really sorry. And hopefully may justice and makalaya ka na, Aura. I'm really sorry. I apologize. July 1, nagbago na ang ihip ng hangin. Lumabas sa CCTV na nakuha ng social media influencer na si Cian Gasa na tumutugma sa pahayag ng pulis sa Rafi Tulpo Aksyon. Na di umano, pinaguhubad ni Aura yung lalaki na si Mark Christian Ravana sa bar para makapagpa-picture sa kanya. Pero nung tumanggi yung Christian ay hinabol ni Aura sa labas at doon na nangyari ang bardagulan na nag-viral online. Kung tumanggi yung lalaki, baka naman may sinabi yung lalaki kay Aura na baka something na offensive na may sinabi yung lalaki kay Aura, kaya biglang hinabol ni Aura yung lalaki. Kasi walang audio yung CCTV eh. So bakit naman biglang ahabulin ni Aura yung lalaki dahil lang hindi naghubad? Parang ang weird, diba? Kasi dahil walang ang audio yung CCTV, baka may sinabi yung lalaki bago niya hubarin yung pantalon na ikinagalit ni Aura. Diba? Ilalagay ko dito yung full 18-minute CCTV footage na walang actual audio pero may nagkukwento lang sa nangyari. Simula tayo dito sa video 1. Nag-umpisa kasi yan dito sa 9:30. Para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. Well, basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kumbaga magkakakilala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa cruiser. At saka ito yung guy na naka-gray. So, kung nakikita nyo, hinuhubad ng guy yung pants niya. Kasi yun ang request ni Aura. Hindi nagsimula yung issue. Walang issue na hipuan. Nasimula yung issue dahil itong guy na naka-gray gusto magpa-picture dito sa kay Aura. Pero ang sabi kasi ni Aura, in order na makapagpa-picture, kailangan muna ng magubad ng pants ng guy. So, as you can see, wala nang tugtog dyan. Nagsasayawan na lang sila. Nagkakatuwaan na lang dito sa video 1 na footage. So, ayan, tingnan nyo na mangyayari na kitang-kita dito sa video na magkakaibigan itong mga yung grupo ni Aura at saka itong guy na naka-gray, naka-yellow at saka naka-black. Ayan yung guy. Nagkakatuwaan sila dyan actually. Ayan. So makikita sa video na pinapababa na ni Aura yung mga kasama niya. Kasi nga, para matupad yung dare niya dito sa guy na nakakulay gray. Tingnan mo, nakikita dyan kasi nung during party, nagkakasiyahan yun sila. Yan, magkakakilala yan, oh. Kasama ni Aura yan yung guy na naka-white. Yan, magkakasama yan. Yan. Wala, okay na okay yung pag-alis ng mga girls. Wala talagang issues. Yan. Pinababa ni Aura lahat ng kasama niya.
And tingnan mo si Aura nag-stay dito kasi nga hinahamon niya itong guy. Ayan, pinababa niya lahat. Inaayon na siya ng kasama niya na naka-sando pero ayaw niyang bumaba. Ang rason kung bakit ayaw niyang bumaba is meron siyang dare dito sa lalaki na para mapagbigyan magpa-picture, kailangan hubarin yung pants. Ayan. So, nagsimula sa mas maganda sa 9 at until dito sa oras na yan. Nilapitan ng guy yung si Aura. Kaso nga lang, ang sabi ni Aura dito na ano, may ano siya, na babad trip na siya kasi hindi pa naghubad ng pants yung guy. Actually, lahat ng kasama dito pinababa na. Yung kung napapansin nyo, and magkakasama yan sila. Lima yan sila na grupo. Ngayon, pinasaran ni Aura yung pinto. Ayaw niyang paalisin itong grupo na to hanggat hindi naghuhubad ng pants tong guy. Ayan. Ayan, nagkakaasaran pa yan sila dyan. Actually, biruan lang yun eh. Kaso nga lang sineryoso ni Aura. Kasi yun yung dare niya dun sa guy. Ayan. As you can see, dyan na nagkaroon ng confrontation. Ito sila banda. Yan, ito banda yan. Yan, dyan na yung parang gusto niya pahubarin. Ang problema, hindi inubad ng guy. Ang ginawa is, instead na yung short, yung t-shirt yung hinubad. Makikita naman dyan eh. Na t-shirt yung hinubad. Ayan. Nakahubad na yung guy dyan. Ayan, nakahubad na. Kung napapansin, tinutulak ni Aura. Ayan, nakahubad na. Ngayon, yung bouncer namin, since bawal maghubad sa loob, sisitahin niya itong guy. Ayan, sisitahin niya yung guy. Ayan. Para may better picture tayo, punta tayo ng video 2. Babalik lang tayo dito sa video 1 mamaya. Punta tayo sa video 2. Para makita natin yung pinaka close up sa pangyayari na yun. Doon na tayo sa naghubad na yung guy, no? Forward natin dito. Forward natin kung saan na nagubad yung guy. Ayan, pinapababa lahat ng ano yun. Kakalam ko pinahubad ng ayan. Actually, okay sila ni Aura at saka yung guy. Masama lang loob na ni Aura at gawa nga nang hindi na pagbigyan. As you can see, ayan. As you can see, nag-uusap sila dyan. May nag-holding hands pa nga sila eh. Saan na yung ano, footage na yan? Ayan, nakalabas na yung mga kasama niya eh. Ayan, nagpapaalam na nga yung mga ano, yung mga kasama ni Aura. Ayan, nilapitan niya, inakbayan niya. Ayaw magpakbay ni Aura. Kasi, actually, nung during party, masaya naman sila eh. Gusto niya lang talagang pahubarin yung guy. Kaso ayaw ng guy. Ayan. Oh, masaya pa sila, oh. Nakangiti pa nga si Aura, oh. Ayan o. Ayan o, pinasara niya yung pinto. Ayan. Okay nga sila eh. Nag-aan pa nga sila. O, nag-holding us pa nga sila. Nagkukulitan lang yun sila. Kukulitan lang yun sila. Dito na yung ang issue, ano, nababad trip na siya. Na hindi siya napagbibigyan na magubad yung guy. Tapos sinasabi ng mga nasa paligid niya, magubad ka na kasi pre, para makauwi na tayo. Yan. So, as you can see, dito, hinubad ng guy yung t-shirt niya. Tingnan nyo. Hinubad ng guy yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari is hubarin yung short. Kaso nga lang t-shirt lang yung hinubad. Tutulak niya yan. Yan.
So, yan, tingnan nyo, nakahubad yung guy. Ang gusto kasi ng ni Aura is yung pantalon. Sinta siya ng bouncer namin eh. Dito na magsisimula yung commotion dito sa loob. Nung papaalis na yung mga lalaki. So balik tayo sa video 1. Pero ito ka, play mo na natin dito. Yan, hinihatak na ni Aura yan. Tingnan yung crosser. Hinahatak na ni Aura yan yung guy. Makikita naman dyan sa video kung paano hinatak ng guy. Ayan, nagkaroon sila ng rambulan dyan. Ngayon, punta tayo sa video 1. Tingnan natin si video 1. Punta tayo dun sa hinatak na nagbihis na yung lalaki. I believe dito banda yun. Ayan, nakaubad yung lalaki dyan, diba? And, sinita ng bouncer namin. Ulitin ko lang to make sure. Ayan. Ibinalik ng guy yung damit niya. I-close up mo, pre. Balik ng guy yung damit niya. Ayan. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tingnan mo kung paano siya hinatak ni Aura. Yan o, hinila o. Tingnan mo sino una ng ano. Kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. O, natumba pa sila. Sobrang punit niya yung damit ng guy. Galit. Galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Ng pantalon. Ng pants. Ayan. Ito yung guy, tingnan nyo yung guy, ito, yan. Sa habulin pa yan ni Aura para itulak, yan. Tingnan nyo, kung sino yung unang nagalit, sino unang naging physical, naging ano, nag-aalboruto na si Aura dyan. Yan. Inawat na siya ng bouncer namin eh. So dito parang nagtatawanan pa si, yung guy, hindi pa inaano kasi nga akala na, ano, pero naiinis na rin yung guy kay Aura kasi na masyado na physical yan. Tutulak pa yan ulit. Ayan. Focus mo dito. Ayan. Tutulak pa yan ulit. Gusto na umuwi ng guy. Actually, gusto nilang umiwas talaga. You know, nag-self-defense na yung lalaki. Tingnan mo, tunulak ba? Ngayon, inaawat na siya ng bouncer namin. Pinalabas na yung guy. Itong mga bouncer namin, nag-responde agad para mapigilan. So, dito na tayo sa video 3. Dito sa video 3, makikita natin na, ano, dito na tayo banda kasi palabas na yan sila eh. Forward natin. Yan yung mga nakalabas yung tropa eh, ni Aura. Yan yung pinasara yung ano, pinto. Ito na yan. Ayun yun. Ayun o. Ito na yung parang nakalabas na yung guy, pinapalabas na ng bouncer namin. Yan, tinutulak ni Aura. Ayun o. O. Tinaas na yung kamay ng guy, ayaw mo laban niya, pero tinutulak pa rin ni Aura. Walang hipuan na nangyari. Yan o, nung bouncer namin, responde agad yung mga bouncer namin para awatin si Aura. Alam na mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may issue nung time na yan. Yan, dinatulak na ni Aura yung mga bouncer namin at dali-dali na umalis yung guy. Nakikita yan dito sa video 4.
Dito sa video 4, makikita mo kung gaano ka-aggressive si Aura sa part na to. Na ano. Ayan. As you can see, bumaba yung dito, backward pa natin yung bumaba yung guy. Ayan. As you can see, bababa yung guy dito. Galing yun sa taas kanina nung tinulak siya. Tapos tinaas yung kamay. Ayan. Tumakbo pa yung guy dyan. Ayan si Aura. Ayaw talaga magpaawat. Tingnan yung ano. Yung mga bouncer namin todo responde yan para maiwasan yung gulo. Ang problema yan. Kung hindi siya pinigilan, laglag siya dyan. Oh. Oh. Gusto talagang saktan yung lalaki dahil hindi siya napagbigyan. Yan. Tingnan mo. Tingnan mo. Ilang bouncer yan? Dalawa. Tatlo. Para maiwasan lang yulo. Ang problema nga lang, ang dami ng kasama ni Aura. 24. 24 na katao yung kasama ni Aura. Siyempre, pagka sinimulan ni Aura yun, pati yung mga kasama niya, ano din talaga. Ayun o. Ayun o. Muntik pa siya malaglag dyan pero nawakan siya ng bouncer namin. Pinipigilan siya ng mga kasama dyan pero ayaw magpaawat. So, titingnan natin dito sa bandang entrance, makikita natin dito kung gaano ka-aggressive si Aura. Ito na yung video 5. Itong video 5, makikita natin dito na, ano, ay, hindi, ano lang to, glimpse lang to na parang nagka, ano, napalabas na. Ayan na ito, ito. Makikita dito na rumesponde agad yung mga kasama ni Aura nung bumaba yun. Yan yung guy bumaba. Yan. Bumaba yung guy actually. Kawawa nga yung guy kasi punit-punit yung damit. Yan. Ayan, bumaba na yung guy. Para umiwas lang sa gulo. Yan o. Ngayon, yan yung mga kasama ni Aura. So, ang dami yung mga kasamang lalaki, si Aura. Pati yung mga babae na nagsiunahan ng bumaba. Nagsiakyatan ulit to, yung may dalang rose. Ayan. Nagsiakyatan ulit. Ayan. Tingnan mo kung gaano ka-aggressive si Aura. Ayaw magpapigil. Tingnan mo. Ayan. Sinasabi niya yan, gusto niya sapakin yung lalaki. Tapos dito tayo sa video 6. Balikan natin kung saan umalis yung ano namin. Ay umalis yung ano yung lalaki. And then. Yung babaeng ano na dito eh. Umakyat, may dalang rose. Ayan yun. Ayan yung guy. Tama. Ayan yung naka-gray na guy na lumabas na sa premises namin. Ayan, lumabas na. Mamadali nga siya kasi nga ayaw ng gulo. Tapos magsisiakyatan yan. Sabi ng guy dun sa labas na awatin si Aura. Kaya yung mga guy nagsipasukan sa loob. Awatin si Aura kasi ano, ayaw magpaawat. So makikita natin dyan na kung gaano siya ka-aggressive. Ayan, mga bouncer yan na nag-respond agad para maiwasan yung gulo. Kaso nga lang sobrang dami ng kasama ni Aura. At gusto niya talagang sapakin yung guy sa labas. O yan o, tingnan mo kung gaano ka ano. Gano'n ka violent si Aura dyan. So, balik tayo dito sa last part. Simula na umalis yung guy sa yun. So, actually, hindi makikita yung guy dito. Eh. Dito dumaan sa ano yun. Nung umalis eh.
1:45 bata. Ayun o, si Aura. Yun o. Ayun, di naman pigilan si Aura dyan. Doon na nagsimula yung gulo. Ngayon, yung guy gusto niyang sugurin. At yung mga kasama ni Aura, wala na kami footage dyan na ano, further doon sa unahan. Pero gusto ng guy, gusto ni Aura sapakin yung guy. Then dumating sa punto na nakisali na rin yung mga kasama ni Aura. So basically, wala talagang hipuan na nangyari. Kasi kapag dating sa hipuan, masyado kaming sensitive dyan. Masyado kaming hands-on. As you can inquire, you can also go to the police station ng Saiz dito sa poblasyon kung gaano kami ka hands-on pagdating sa mga ganyang issue. Sa footage na to, walang issue na hipuan. Ang dali kasing mag-judge pag nasa social media ang karamihan, masyadong nagpapabulag sa mob mentality or sheep mentality. Dapat wag muna mag-judge. Siguro kung meron akong sheep mentality, baka June 29 pa lang nag-upload na ako ng video na kumakampi kay Aura. Pero again, hindi natin alam yung buong katotohanan kahit madami nang naglalabas ang footage laban kay Aura na siya yung unang nanguna talaga. Again, hindi pa rin natin alam ang buong katotohanan dahil wala tayo sa lugar at sa social media lang din ang basihan ko para gawin tong video na to.